Magandang buhay mga bata. Ako si Ginoong Raymond T. Morales, ang inyong guro sa edukasyong pantahanan at pangkabuhayan, entrepreneurship and information and communication technology by Tangapa. Narito ako upang gabayan kayo sa inyong aralin ngayong araw. Siguraduhin lamang na hawak niyo ang inyong self-learning module, ballpen at papel. Tara na't buksan at pag-aralan ang nilalaman ng inyong module. Samahan mo akong tuklasin ang mga bagay na dapat malaman ng isang batang tulad mo. Kaya't pag-aralan natin ngayon ang tungkol sa pananaliksik gamit ang internet na may pamantayan sa pagkatuto, 1.2, nagagamit ang web browser at ang basic features ng isang search engine sa pangangalap ng impormasyon na may learning competency code na EPP4IE-0E-10. Ngayon mga bata, upang malaman kung gano'ng kalawak ang iyong pag-unawa sa rin na ito, narito ang mga sumusunod na tanong. Pero huwag mag-alala kung mali ang isagot pagkat paari mo itong gusto habang pinag-aaralan ang module na ito. Paano to? Basahin at unawain ang tanong sa bawat bilang. Diin at i-type ang letra ng gustong sagot sa ating comment box. Unang bilang. Ito ang web browser na kapalit ng Internet Explorer. A. Firefox. B. Google. C. Microsoft Edge. Or D. Microsoft Word. Tamang sagot mga bata ay C. Microsoft Edge. Tugpak mga bata. Pangalawang bilang. Dito mababasa ang pangalan ng kasalukuyang bukas na website. A. New tab. B. Tab name. C. Window buttons. Or D. Navigation buttons. Yan, ang tamang sagot ay letter B. Tab name. Tama mga bata. Ngayon naman sa pangatlong bilang. Itrag ito pataas o pababa upang makita ang kabuuan. A. Scroll bar. B. Address bar. C. Display bar. Or D. Bookmark bar. Yan ang tamang sagot ay letter A. Scroll bar. Mahusay mga bata. Dalako naman tayo sa pang-apat na bilang. Kung nais maghanap muli, i-type lamang ang bagong keyword sa patlang. A. Top title. B. Page title. C. Search field box. Or letter D. Search button. Ang tamang sagot natin sa number 4 ay letter C. Search field box. Magaling mga bata. Ngayon naman sa panlimang bilang. Kung gusto mong magsaliksik ng mga web pages na hindi naglalaman ng isang partikular na salita, i-type ang simbolo na ito. A. Panipi. B. Kutlit. C. Plus sign. Or D. Gitling o yung minus sign. Yan, ang tamang sagot ay letter D. Kaanganga mga bata. Na magaling mga bata, no? Narito ang mga palakpak para sa inyo. Tayo ay nag-uumpisa pa lamang sa ating aralin at pinatutunayan mo agad na ikaw ay marami ng ideya sa aralin na ito. Ngayon, gusto kong malaman kung ano ang natutunan mo sa iyong nakaraang aralin. Kaya tayo na at magbalik-tanaw. Panuto. Piliin sa kahon ang salitang nilalarawan sa bawat bahayan. I-type sa chat box ang letra ng iyong sagot. Narito ang mga pagpipilian mga bata. A. Soft title. Soft copy. Ulitin ko, letter A. Soft copy. Letter B. Computer file system. Letter C. Computer. D. Storage devices. E. File name. Or letter F. Hard copy. Unang bilang. Ito ay ang pagsasaayos ng files at datos sa computer sa paraan na madali itong mahanap at ma-access. Yan ang tamang sagot ay letter B, computer file system. Pangalawang bilang, mga bata.
Ito naman ang tawag sa mga bagay na ibaka ng mga files. Upang maingatan ang mga kopya nito tulad ng hard disk, CD-ROM or DVD-ROM, flash drives at iba pa. Yan, ang tamang sagot ay letter D, storage devices. Pangatlong bilang mga bata. Ito ang dokumento o imaheng nakasulat o nakaimprenta sa papel na maaaring hawakan. Yan, ang sagot natin sa pangatlong bilang ay letter F, hard copy. Pangapat na bilang mga bata. Ito ay ang mga elektronikong files na mabubuksan gamit ang computer at application software. 5 segundo mga bata. Tamang sagot sa number 4 ay letter A, soft copy. Panghuling bilang, ito ay ang pangalan na ginagamit upang madaling malaman ang isang computer file na nakasave sa computer. Yan, ang sagot sa panlimang bilang ay letter E, file name. Yan, mga bata, mayroon akong ipapakita mga larawan sa inyo. Yan, narito ang tatlong larawan. Na? Ang pangalawa, at ang pangatlo. Pamilyar ba sa inyo mga bata ang mga larawan aking pinapakita? Yan. Now, alam pa ninyo kung ano ang mga nasa larawan? Tinga, i-type nyo nga sa ating comment section. Tinga, i-type nyo nga kung ano ang inyong pagkakaunawa o inyong alam, pagkakaalam nyo sa mga larawan na yan. Sige. Yan, may mga nababasa na ako mga tinatype sa ating comment box. Yan. Magaling mga bata. Ito ay mga halimbawa ng web browsers. Kaya rin mga bata, ipag-usapan natin tungkol dito. Now, pag sinasabi nating web browser, ito ay isang computer software na ginagamit upang maghanap at makapunta sa iba't ibang websites. So, may kakayahan din itong ipakita ang teksto at larawan at i-play ang iba pang uri ng media tulad ng music, video at animation sa isang website. Narito ang ibang ang ilan sa mga halimbawa na mga kilalang web browser na maaaring gamitin. Una, yan. Ang tawag natin dito ay Microsoft Edge. Ito ay isang libreng web browser mula sa Microsoft Corporation. Ito ang kapalit ng Internet Explorer at isa sa mga pinakapopular na browser ngayon. Pangalawang halimbawa mga bata, yung tinatawag natin, ito ay Mozilla Firefox. Libre rin ang web browser na ito, Firefox mula sa Mozilla. Isa ito sa mga pamantayan ng mga web browser na magagamit natin sa ngayon. Pangatlo, alam kong lagi nyo itong ginagamit, yung tinatawag natin Google Chrome. Ang Google Chrome ay isa pang libre na web browser. Ito ay inilabas noong taong 2008 at patuloy na tinatangkilik bilang isa sa pinakapopular na web browser sa ngayon. Now ngayon mga bata, pag-uusapan naman natin ang mga bahagi ng isang web browser. Yan. Ang web browser ay pinubuo ng iba't ibang bahagi. Bawat isa ay may mahalagang gampanin. Lubos na makatutulong kung alam natin gamitin ang iba't ibang bahagi ng isang web browser. Yan. Ito mga bata ay halimbawa ng isang web browser. Yung unang simbolo na inyong makikita, yan ay tinatawag na browser window buttons. Yung una ay yung tinatawag na minimize button. I-click lamang ito kung nais itago ang browser window ng pansamantala. Ang pangalawang simbolo naman na makikita sa browser window buttons ay yung restore or maximize button. I-click lamang ito kung nais baguhin ang sukat ng isang window. At ang sunod na simbolo, yung letter X, ito ay tinatawag na close button. I-click lamang ito kung nais isara ang isang browser window. Ang sunod naman, yan,
kanyang kaliwang bahagi na nasa itaas, yan ang tinatawag nating tab name. Dito mababasa ang pangalan ng kasalukuyang bukas ng website. Kung nais isara ang tab, click lamang ang close button sa gilid ng tab na ito. Sunod, bahagi. Yan ang tinatawag natin na navigation buttons. Ang unang simbolo, dito ay tinatawag na back button. I-click lamang ito para bumalik sa naunang web pages na iyong binisita. Sunod na simbolo kasama sa navigation buttons ay ang forward button. I-click lamang ito kung nais balikan ang pinakahuling web pages na binisita. At ang sunod na simbolo na kasama dito ay ang reload button. I-click lamang kung nais muling i-update ang website sa browser. Ang sunod na bahagi, yan ang tinatawag na, yung nakikita niyong parang plus sign mga bata, new tab. Pag sinasabi natin new tab, i-click lamang ito o yung panibagong tab upang makapagbukas ng bagong website. Sunod na bahagi ay yung nakikitang tatlong tutuldok na nasa gilid. Ang tawag dito ay customize at control Google Chrome. Dito makikita ang iba't ibang options at commands upang baguhin ang kasalukuyang settings ng ating browser. Kasunod naman, yung makikita yung parang bituin. Ang tawag nito mga bata ay ang bookmark this tab. Click itong hugis bituin na button na ito para i-save ang address ng isang website. Sa ganitong paraan, madali itong mababalikan sa susunod na kailangan itong buksan muli. Ang sunod naman mga bata ay yung tinatawag nating yan, address bar. Dito natin tinatype ang address ng isang website na gusto nating tingnan. Ang website address ang tumutukoy kung saan mahanap ang isang website. At ang panghuling bahagi, yan. Ay, mayroon pa pala tayong tinatawag na window display. Ito ang pinakamalaking bahagi ng browser na nagpapakita ng nilalaman ng ating piniling website. At syempre yung panghuling bahagi mga bata, yung tinatawag nating yan, scroll bar. I-drag ito pataas o pababa pang makita ang kabuuan ng isang web page sa browser window. Ngayon naman mga bata, ipag-usapan natin tungkol sa search engine. Ngayon naman, pag sinasabi natin search engine, kapag gusto natin maghanap ng iba't ibang impormasyon, dito tayo maghahanap gamit ang mga keywords. Kasi pag sinasabing search engine, isa itong software system na ginagamit sa paghahanap ng mga impormasyon na gusto nating mahanap sa internet. Narito ang mga halimbawa mga bata. Una, yung Google. Pangalawa, yung Yahoo. Pangatlo, MSN. Pangapat, Bing.com. At ang limang halimbawa ay ang Ask.com. Yan. Ngayon naman pag-usapan natin ang homepage ng isang search engine. Tuunan natin ang pansin sa homepage ng www.google.com. Ang mga bata, kung magsasaliksik gamit ang internet, syempre mahalagang kasanayan ang paggamit dito kung paano natin gagamitin. So narito ang mga bahagi ng isang homepage ng isang search engine. Una, sa google.com ang gamit natin mga bata. Yung bahaging iyan ay tinatawag natin search box. Dito natin tinatype ang keyword na gagamitin sa pagsasaliksik. Kapag na-type na natin ang keyword na yon, syempre makikita natin ang resulta ng ating paghahanap. So narito naman ang mga bahagi. Yan, yung nasa taas mga bata ay tinatawag iyang search field. Na kung nais natin maghanap muli, i-type lamang ang bagong keyword sa search field box. Sunod na bahagi mga bata ay yung tinatawag natin yan, yung simbolong yan. Tinatawag natin yung search button. Pagkatapos i-type ang keyword, i-click lamang ang button o maaaring ding pindutin ang enter key na makikita sa iyong keyboard. Ang kasunod naman ay ang tinatawag na tab links. Narito ang mga serbisyong maaaring magamit sa search engine katulad ng web, imahe, balita, videos at iba pa. Yan naman
ay ang tinatawag nating page title. Dito makikita ang pamagat ng webpage na kasama sa search results. At sa bandang baba, yan, tinatawag natin yung text below the title. Ito ang maliit na piraso ng teksto na CP buhat sa webpage. Naka-bold text dito ang mga salitang ginamit mo bilang keywords. Yan. Pero mga bata, kapag tayo ay magsasaliksik, para mas mapapadali, no? Ang paghahanap ng impormasyon, narito ang ilan sa mga paraan upo sa matalinong pagsasaliksik gamit ang mga keywords. Una, kuha ang paksa ay tiyak at naglalaman ng mga pangalang pantangi at eksaktong parirala. Ipaloob ang keywords sa panipin. Halimbawa mga bata, mga matagumpay na Pilipinong negosyante. So yon ay nakapaloob sa panipin. Yan, pangalawa mga bata, kung mahalagang maisama ang salita sa pananaliksik, i-type ang plus sign bago ang keyword na nais maisama sa search result. Halimbawa na lamang, gusto mo maghanap ng mga uri ng negosyo tungkol sa pagkain. So i-type mo lang, uri ng negosyo plus pagkain. Pangatlong, pamantayan. Kung nais magsaliksik ng mga web pages na hindi naglalaman ng isang partikular na salita, i-type ang itli bago ang keyword na ayaw mong maging bahagi ng iyong search results. Halimbawa, gusto mong hanapin ang tungkol sa balita o informasyon tungkol sa pollution at ayaw mong isama ang pollution sa tubig. So i-type mo lang ang pollution, itli, tubig kung gusto mong hindi ito isama. Yan, mga bata. Ngayon naman ay para malaman kung gaano nakalawak ang iyong natutunan, dadako na tayo sa inyong mga gawain. So, mayroon kayong 5 segundo para sagutan ang bawat bilang. Panuto mga bata, narito. Ayusin ang mga letra para mabuo ang salita na isinasaad sa bawat bilang. I-type sa comment box ang tamang sagot. Unang bilang. And ito ay ginagamit upang maghanap at makapunta sa iba't ibang websites. Yan. Ang sagot natin dyan ay web browser. Pangalawang bilang mga bata. Ano kaya yan? Ito ay ginagamit sa paghahanap ng impormasyon sa internet. Ang tamang sagot ay search engine. Pangatlong bilang. Yan. Ito ay ginagamit para sa isang matalinong pagsasaliksik. 5 segundo mga bata. Ang tamang sagot sa pangatlong bilang ay keywords. Pangapat na bilang. Dito tinatype ang keyword na gagamitin sa pagsasaliksik. Yan, ang tamang sagot dito ay search box. Panghuling bilang. Ito ang pinakamalaking bahagi ng browser na nagpapakita ng piniling website. Tamang sagot ay display window. Labis ako nagagalak mga bata dahil marami ka nang natutunan sa ating aralin. Kaya narito ang mga palakpak para sa inyo. Ngayon naman ay dadako na tayo sa inyong kalawang pagsasanay. Bibigyan ko lamang kay mga bata na 30 segundo para sagutan ito. Hanapin at itala sa comment box ang mga halimbawa ng search engine na makikita sa word puzzle. Narito mga bata ang word puzzle. Yan. So hanapin nyo ngayon mga bata ang mga halimbawa ng mga search engine. Bibigyan ko kayo ng 30 segundo. Ang inyong oras ay magsisimula na.
Yan mga bata, yung oras ay tapos na. Narito ang mga sagot natin sa gawain na ito. Maring yung mahanap ay ang Google. Sa mga bata, Yahoo, Ask.com, Bing, at ang panghuli, MSN. So kahit alin dyan ang unang munahanap mga bata, yan ay tama. Yan. Tandaan lamang mga bata na isang mahalagang kasanayan ang pangangalap ng impormasyon gamit ang web browsers at search engines. Sa tulong ng computer at internet, maaari tayong makapagsaliksik at mangalap ng makabuluhang impormasyon sa mabilis na paraan. Mas magiging epektibo din mga bata ang pananaliksik kung magaling tayo sa paggamit ng mga keywords. At masusing masasala natin ang mga impormasyon ating nakukuha. Tandaan lamang na hindi lahat ng mababasang impormasyon sa internet ay totoo at tama. Kailangan maging matalino at mapanuri sa mga impormasyon ating nakakala. Ngayon mga bata ay tayo ay nasa pangwakas na pagsasanay na kaunti na lamang at matatapos na natin ang module na ito. Kaya't maghanda na tayo mga bata. Panuto, sulat ang mga salitang hiningi sa larawan. Narito mga bata ang ating larawan. Una, isulat ang mga search engines diyan sa ating petals. At doon naman sa mga dahon, isulat ang halimbawa ng mga web browsers. Tatlo yung mga web browsers na pinag-uusapan natin pero dalawa lang ang aking hiningi. Yan. Bibigyan ko kayo ng 30 segundo para sagutan ito. Ang iyong oras mga bata, yan ay magsisimula na. Yan mga bata, ayong oras ay tapos na. Narito mga bata ang ating mga sagot. Una, Google. Pangalawa ay ang Yahoo. Ang sunod naman ay yan, ask.com. Ang kasunod ay MSN, Bing, at yung mga web browsers natin. Yan, Google Chrome. At ang sunod ay ang Microsoft Edge. Pero kung sinulat mo dyan ay Mozilla Firefox, tama rin yun mga bata. Yan, lubos akong natutuwa dahil natapos mo na mga bata ang module na ito. Naway lahat ang iyong natutuhan ay yung isang puso at isang buhay. Pero bago tayo magtapos, dadako muna tayo sa iyong mga katanungan. Dahil ang tanong mo ay sagot ko. Yan. Kung may mga bagay kayong gustong linawin o itanong mga bata, itype nyo na yan sa comment section at subukan kong sagutin ang mga ito sa abot ng aking mga kaya. Tinga, bibigyan ko kayo ng 10 segundo para itype ang inyong mga katanungan sa ating comment section. Ayan, mayroon akong nakikita ang unang tanong mula kay Matthew, isang pag-aaral sa Paralang Elementarya ng Bitig. Narito ang kanyang tanong. Sir, paano po kaya malalaman ang isang balita na makikita sa internet ay totoo at hindi? Yan, maraming salamat Matthew sa iyong tanong. Although, napag-usapan natin yan kanina kung ano yung dapat natin gawin. Sige, klaruhin natin iyon mga bata. Mahalagang malaman kung ano ang balita na ating nakukuha. No, dapat ito ay malaman natin kung totoo ba ito o hindi. No, upang malaman natin ito, dapat manatili tayong ligtas ano? Kasi lahat kasi ng impormasyon na nakikita natin, sabihin ko hindi lahat doon ay tama. No? Maaaring ito ay fake news din. So para ito maiwasan, narito ang mga ibang bagay na dapat tandaan. Una, alamin muna kung paano nakuha ang balita. Suriin ang source ng balita. Alamin natin yon kung saan galing. Pangalawa, alamin kung sino ang manunulat o yung naglathala ng balita.
Tatlo, manap at pagkumparahin ang ibang source na may kaparehong istorya. So huwag tayong maniwala agad sa balitang iyon galing sa isang website. Try natin maghanap ng iba pang kasagutan tungkol sa istorya ng iyon. Pangapat, tignan ang petsa kung kailan ito ginawa. Diba? Alamin kung wastong wika at mga salita ang ginamit. Tingnan din kung wala itong diskriminasyon sa mga tao o mga partikular na grupo. Pampito, alamin kung may nakalagay na ibang source at hindi ito plagiarized. At syempre, panghuli, suriin ang URL o yung link ng website. Dapat ito ay nag-umpisa sa HTTPS, kung saan ang S ay nangangulugang secure. So, mariring suriin ang uri ng website o ang may-ari nito sa tulong ng URL. Yan, tandaan lamang mga bata na kahit sino man ay maaari ng gumawa at magpakalat ng impormasyon ngayon, kaya mahalaga ang pagsusuri para sa ating mga nalalaman ay base rin sa facts at para maiwasan din ang pagbabahagi ng mga maling impormasyon. Ayan mga bata, nawa, Matthew, ang iyong sagot, ang tanong ay aking nasagot. So mga bata, kung mayroon pa kayong mga katanungan, hayaan nyo na lamang kayo tulungan ng inyong mga guro para sa inyong follow-up discussion. Yan mga bata, lagi nating tatandaan na pangalagaan natin ang ating mga sarili at patuloy nating labanan ang hamon ng pandemyang ating kinakaharap. Narito kaming inyong mga guro para kayo ay tulungan sa inyong mga pag-aaral. Muli mga bata, ako si Ginoong Raymond T. Morales ang nagsasabing lahat ay malalampasan basta't sama-sama at nagtutulungan. Dahil dito sa eduksyong pantahan at pangkabuhayan, lahat ng pagsubok ay kayang gawa ng paraan. Hanggang sa muli mga bata!